Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Francisco de Assis, tagapagtatag ng orden ng mga Franciscano o tinatawag na Order of the Minor Friars. Gayun din, atin siyang tularan sa kanyang halimbawa ng pagpapakumbaba, pamumuhay sa karukaan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa, mga pagkakasal at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinipuri ka, nasamba ka na sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Haring ng Langit, Amang makapangyari. Sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesu Kristo, kasama ng Espiritu salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming mga pangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunton nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hentil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Makaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala ako nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusik sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanya sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, but hatid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon at tiyak mong malalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingit. Kahit ikaw ay malaya, hatid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiya ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.
Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa buhay nating ito, ano nga ba ang mahalaga? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, pinili ni Maria ang mas mahalaga. At ano iyon? Ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang pakikinig sa ating Panginoong Hesukristo, pagsasabuhay nito. Si Marta, hindi naman sinasabi ng Panginoon na hindi kailangan ang kanyang ginagawa sa kanyang paglilingkod. Pero sa ating buhay pananampalataya, mas dapat mauna ang ating pakikinig sa ating Panginoong Hesus. Upang sa ganon, sa ating paggawa, sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, alam natin, kilala natin kung sino pinaglilingkuran natin at alam natin ang kalooban ng Diyos na maaari nating gawin at isabuhay. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ito ang panyaya sa atin, ang patuloy tayong muna makinig sa ating Panginoong Diyos, manalangin, lumapit sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin, saka tayo maglingkod. Gayun din naman, makikita din natin ang kahalagahan kung paanong maging abala tayo sa mga makalangit na bagay kaysa maging abala tayo sa mga makamundong bagay. Si Maria, mas pinili niya ang makinig sa ating Panginoong Jesus, pagiging abala sa paglapit sa Panginoong Diyos, samantalang si Marta ay naging abala sa paglilingkod sa mga bagay na maaaring magbigay kasiyahan sa kanyang bisita o maging magbigay karangalan sa kanya bilang may bahay. Kaya nga sa ating pagninilay, patuloy tayo na maging abala para sa mga bagay sa kalangitan. At yan ang naging buhay ni San Francisco ng Assisi. Inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa simbahan, lalong-lalo na sa paglilingkod sa mga mahihirap. Siya mismo ay isang taong mayaman, ngunit tinalikuran niya ang kayamanan, ang yaman ng kanyang pamilya, at niyakap niya ang buhay karukaan. At sa kanyang pagyakap sa buhay karukaan, mas maraming biyaya ang ipinagkaloob sa kanya. Nakapagtatag siya ng isang orden, ng samahan, tinatawag natin ngayon mga Franciscano, o mga yung Order of Friar Minors, o FM. At gayon din, sa kanyang patuloy na pagsasabuhay, nakilala siya bilang patron para sa mga mahihirap, sa pagkakawang gawa, sa pagtulong sa mga may sakit, sa mga nangangailangan. At gayon din, naging malapit siya sa kalikasan. Pinapakita sa atin na kung tayo ay patuloy na mananalig sa ating Panginoong Diyos, mas malalaking bagay ang mangyayari sa ating buhay. Mas malalaking biyaya, mas maraming biyaya ang ipinagkakaloob sa atin na hindi lamang yung yaman na iniisip natin sa mundong ito,
kundi maging ang sandaigdigan ay magiging para sa atin kung tayo ay lalapit at mananatili sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, tularan natin ang halimbawa ni San Francisco ng Assisi, kayang talikdan ang yaman upang mahalin, pakinggan, paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos. At nawa, matulad tayo kay Maria na pinili ang mas mahalaga. Piliin din natin ang mas mahalaga sa buhay na ito upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na narito at nakikinig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Thank you.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando ng aming patron, ni Amang San Francisco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapagukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng Misa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lagi ng mga pangyarihan at papagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na Misa, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.